Hello guys, so good afternoon. Ito meron naman tayo ditong Lenovo laptop. Alright. So yung problema ng Lenovo laptop na to is virus infected. So meron siyang 18 Trojan horse na scanned na infected na, nakapasok na sa system. Now, ang gusto mangyari ni customer, ma-reprogram siya or ma-reset. Ano? Kasi sa pamagitan ng hard reset, so matatanggal talaga yung kanyang virus. Pero, ang pinakang una natin gagawin sa laptop na to ay magba-backup tayo. Ibig sabihin na magba-backup, aalamin natin, titingnan natin, ilalagay natin sa flash drive yung laman or yung files na mayroon ang laptop na to. Okay? So, lagay na natin yung ating flash drive sa yan, sa USB port. Then, that's it. Ito na siya. So, itong flash drive na to ay walang laman. Ano? Okay. So, dyan lang natin yan. Open tayo ng ito. Open natin tong ito na yung ano niya. Itong open natin tong folder na to. So, yan. Ang dami. Ito yung dapat i-backup. Ano po? Ito. So, sa desktop pala, makikita natin kung ano yung i-backup. Okay? So, dito natin siya. So, dito, parang lumabo ah. Yun. So, dito, i-click nyo yung desktop. Then, tingnan nyo kung ano yung i-backup dyan. For example, itong SY 2024, 2025. Control X nyo na. Then, ilagay nyo doon sa flash drive natin. Dito sa flash drive, create ka dito ng folder, new. Then, lagyan mo siya ng file name na, ay file folder. Yung name ng folder is desktop. Kasi galing siya sa desktop. Ano? Then, enter. Then, control B or paste. Then, you may go back here. Go back tayo dito. Then, dun sa right side, click yung sa quick dito sa quick tool. So, click mo yung downloads. Then, ito, napakadaming sa downloads. Control A. Then, Control X. Then, you may go back to your flash drive. I-back mo yung flash drive mo. Then, right click ka ulit. Right click and new folder. I-name mo siya as downloads. Downloads. Okay. So, from that nakikita natin, nalalaman natin kung saan nanggaling yung files na binabackup natin. Oops. Not responding siya. Oh. Ayun. Alright. Then, Control V. Paste. Yan. So, nag-paste na siya sa dalawa na desktop, then downloads. Alright. So, let's go back here to the right. Then, you may move to documents. So, sa documents, wala siyang files. Ano? Dito tayo sa picture. Ayan, may picture siya. So, lahat na nandito sa picture, Control A mo lang, ibig sabihin nun, highlight all, then Control X, cut. Then, you may go back here sa flash drive or sa USB, then back, arrow back, then right click again, then create ka ng new folder. So, ilagay mo, pangalan is picture. Pictures. Alright. Then, enter. Ayan, medyo mabagal lang sa ano, sa flash drive. Tiyantayin natin. Medyo mabagal yung execution sa flash drive. So, when it comes to flash drive, kung ilang gigabyte ba yung kailangan nyo. So, depende yan sa, ano, sa files na itatransfer nyo sa flash drive. Bakit nga ba nagbabackup tayo? Para, simple lang naman, para hindi mawala or mayroon tayong backup. Or kung sakaling mawala yung nandoon sa laptop natin, so meron tayong mapagkukunan. Kasi, gumawa tayo ng ibang copy nito, which is nilagay natin sa flash drive.
So, paste natin. Ayan. Ayan. Desktop downloads. Ang tagal naman ito. Parang ang bagal, ha? Okay. Let's go back to... to the left. Let's go back to the left. Let's click music. Videos. Then, that's it. Alright. Okay. So, this PC tayo. This PC. So, ito pala naka-SSD siya. Yung SSD niya, nasa 500 GB. Double-click natin yung ano niya. Then, yung drivers. Ito, may drivers siya. Alright. WLAN. Ayun, may drivers siya, guys. Oh. Right. Sige. So, tingnan nyo lang yung mga ano. So, kung mayroon drive D, dito kasi ang drive D niya, yung flash drive na natin. Ano? So, dyan. Yung drive D niya is yung flash drive na natin. That's it. Yan. So, yung drive C, wala naman siyang ibang laman, kundi drivers, program, program files, user, and Windows. So, yan. So, take note. Sabi ko nga kanina, dito, titingnan nyo lang palagi. Yan. Hanapin nyo lang yung, click nyo lang yung downloads, desktop. Ito yung files niya. So, hindi pa kasi tapos kaya, so, dapat mawawala na yan. Pag natapos na yung, ano natin, pag-paste natin sa flash drive. Then, yung downloads, ayan. So, kinokopya na natin yan lahat. Then, documents, wala siyang laman. Pictures, kinokopya na din natin yan lahat. Yung music naman, so wala siyang laman. Then, yung videos, so wala siyang laman. Okay. So, yun yung kailangan nating i-backup para kung may mga nakasave doon na file, so dapat makuha mo yun. Ano, so yun yung pinakang kahalaga ng pagbabackup. Then, yun. Alright. Sige. Oops. So, antayin lang natin na matapos to, guys. And after that, tapos na tayo sa backup. Yan, guys. So, yung isa, yung from pictures. So, 99% na siya. Yung iba, 19%, 15%. Alright. So, antayin lang natin yan. Then, pwede na tayo mag-reset ng laptop. So guys, so ayan, 99% na yung last ano natin. So yung desktop. Ayan, 99% na siya, guys. Then sa yun, tapos na nga. So lahat ng ano natin nasa flash drive na. Pwede na nating i-reset yung laptop. Then para sa nating i-reset, ibalik na lang natin sa laptop, right? So ganun lang yung pag-backup ng files sa laptop. Right? Thank you so much. This is your Kotech Alianta Marino. Peace out, guys.